ايوه Good guys and Patrick's video crashat ng Yamaha Inox 155 ay nagkaroon ng tunog helicopter, no? So ito po yung binaklas ko guys nung nakaraang araw, no? Ito po yung part 2 kung saan binayak natin ang kanyang makina para makita natin at maklaro kung ito ba ang kanyang problema kung bakit nagkaroon ng tunog helicopter. Walang iba kundi ang kanyang connecting rod. Siyempre parinig ko sa inyo guys ang unang tunog niya nang ipratin sa binaklas. So yun guys, narinig na ang tunog ng kanyang makina na parang sumabog. Pero mga tunog ng kanyang connecting rod ng nakabaklas. So yun guys, ang gawin natin ay pumunta sa machine shop para ipa-dismantle ang kanyang buong crankshaft, no? At matanggal rin ang dalawang bearing, yung malaki at saka yung maliit. Makita rin kung saan ang tama, sa kanyang crank pin o sa kanyang connecting rod mismo. The next day. So ito na guys, no? Nakabila tayo ng set ng kanyang connecting rod assembly. Yan po ay nagkahalaga ng, you know, 2,550 pesos, no? So yan po ay set. Ang kanyang inclusion niyan ay ang kanyang crank pin, kanyang stick bearing at saka ang kanyang connecting rod. Yung tatlong po yan, yan po ay nagkalaga ng 2,550 mismo. So yun, no? Wow! At pumili na tayo ng bagong bearing. Yung malaki is 6306 ang numero, no? At ang yung maliit naman na bearing ay 6305. So yun, no? Ito ay nakapaboro sa kanyang magneto at yung 6306 naman ay nakapaboro sa kanyang panggilid. So yan po ang pinakamalaking size ng bearing nating crankshaft. At sinimulan ni tatay tanggalin ang kanyang side bearing guys. Shout out sa tatay at salamat sa pag-asikaso ng ating crankshaft at pagbaklas gamit ang kanyang bearing puller na one seat. So yan po pinakalang step. Pag matanggal na yan ang side bearing guys, next step naman na tanggalin ay ang kanyang sprocket ng kanyang oil pump at saka ang kanyang sprocket ng ating timing chain. Pag may huli lang mga yan guys, ay makita natin at masilip ang sitwasyon ng ating crank pin at saka connecting rod kung saan ba may tama sa dalawa ng malaki. May kahirapan talaga guys ang pagbaklas ng malaking bearing. So ito nga guys, nung natanggal lang kanyang counterweight at nakita natin kung gaano kalaki ang problema ng kanyang crank pin, you know, confirm na confirm na problema talaga niya ng makina kung bakit nagkaroon ng ganong ingay ay dahil may sira na ang kanyang crank pin guys. So ang kanyang connecting rod naman guys ay walang sira na ng gaano. Hindi katulad ng kanyang crank pin ay malaki talaga ang tama. So kailangan i-pull out natin ang kanyang crank pin guys para mawakan natin. Kasi itong sitwasyon na to guys ay biglaan lang ingay, no? Pero kung i-analyze mo, kapag connecting rod talagang sira o crank pin, dumaan ito sa unti-unting ingay. Habang tumatagal, mga 2 months to 3 months, palaki na palaki ang ingay. Pero sa sitwasyon ng sa kanyang makina guys, is bilad ang umiingay, no? Parang naguguluhan talaga tayo. So yan, ito na po ang kanyang crank pin at natanggal na rin sa kanyang counterweight. Yan, no? Ganun kalaki ang gasgas ng kanyang pin. So dapat is makintab yan sa kabila. At yun sa kabila is may gaspang, yan, no? May kayod. So dala na rin, mayroon na siyang tama. So ito naman yung kanyang bearing na tinanggal guys. Yan po yung kanyang 6306 na bearing. Kung titingnan mo kanyang connecting rod guys ay halos walang tama, no? Napakaswabe pa. Pwede pa natin balik kasi nga sabi ni tatay is pwede rin tayo makabili ng crank pin lang. Pero mas may guys, palitan natin ang set kasi kapag may tama na yung crank pin, automatic mapiktuan din ang ating connecting rod pati na rin ang ating stick bearing.
So need na rin natin palitan ng mga bagong side bearing guys, dahil na rin ito ay apektado na rin kapag binabaklas natin ang ating crankshaft. So parang na pagpalagay natin na kailangan compulsory po ang pagpalit ng mga side bearing. Okay. Yan po ang kanyang side bearing guys. Napakalaki po ng kanyang side bearing, yung 6306. Yan po ang kanyang sprocket ng ating oil pump. At yan naman ang sprocket ng ating timing chain. So hugasan natin ang kanyang crankshaft guys, kasi yung mga part na may oil catch ay kailangan linisin natin para makuha yung mga dumi-dumi. Ito yung part na ito guys, ito yung counterweight na may oil catch, no? So yun, no? Na parang plinset nasa palibot ng ating counterweight. So yun po ang tama o sira ng ating crank pin. May gaspang na siya, may mga butas-butas na parabang nagkaroon ng pagtuyo o natuyuan ng oil. Possible lang guys ha, kasi ito yung cause kung bakit nagkaroon ng ganyan scenario. Once na ating motor ay nag-experience ng natuyuan ng oil paminsan-minsan. Kaya mas maigi is chine-check nyo lagi o every one month is nagpalit na kayo ng oil. Kasi una yung matatamaan ang ating crank pin. Kapag short lang oil, okay. So maaiwa. Ang mangyari is, malit na lang pumapasok na oil, papasok sa ating crank pin. Kaya mapiktuhan talaga ang ating crank pin at unti-unti masira kapag walang lubrication sa loob ng ating crankshaft assembly. So yun po ang ating bagong crank pin at ating bagong stick bearing. So nilagay niya ni tatay para may symbol na. At siyempre next, ilagay niya na ang kanyang connecting rod. Napakaganda talaga tingnan guys ng ating bagong set ng ating connecting rod. Yun o, napakasmooth ikutin. So next yan guys, ipapatong na ang kanyang kabilang counterweight para mag-abot na ang dalawang counterweight guys. So kung tingnan mo guys, napakalinis ng kanyang bagong crank pin. So kailangan mo nang ihitin yan pababa guys, no? Kailangan maliit na lang ang allowance niyan para sa allowance ng ating kabilang counterweight. So kailangan mo na siyang i-freeze gamit ang ating freezer. So itong parang na ito guys, isang manumano, no? So napaka-effective po kahit ganito lang paraan guys, kasi never pang na-back job si tatay kapag mga ganitong trabaho, kasi ito yung specialized niya kung paano magpalit ng crank pin ng manumano gamit ang kanyang freezer. So marami nang gumagawa nito guys, no, kundi itong mga special tools na mga pangbalanse. So ito ay natansya na at ito mismo ay kabisado na ng trabaho nito. So yun, nakabit na natin yung kabilang counterweight guys. Siyempre yung pinakakulang ay ang kanyang balanse nila, no? So kailangan mo lang ipihit ng kaunti ang kanyang pin na di siya ganong maluwag ang connecting rod at naman siya ganong maliit ang clearance. So tama-tama lang guys. So kapag sobrang maliit ang clearance, maaaring mapikto natin sa connecting rod at magkaroon ito ng pag-stack up. Kapag sobrang maluwag naman ang clearance, ay maaaring umaalog at magkaroon ng vibration ang ating makina. So kailangan tama-tama lang guys. Yung tama rin ang ikot ng ating connecting rod. So once again guys, ang crankshaft nito ay isang Yamaha NMAX 155, no? So okay. Binaklas na nito kasi guys, nag-iingay ang kanyang makina. So doon na-confirm natin ang problema ng kanyang motor, walang iba kundi ang kanyang crank pin. Kung bakit may siyang tunog helicopter. So konting taste na lang guys at matatapos na ang ating pag-assemble at pagpalit ng connecting rod ni tatay. Yan. Kailangan mo na siyang i-check yung alignment ang kanyang buong circumference ng ating counterweight kasi baka ito'y tumagilid. Kunting tagilid lang ito guys, maaaring malaki ang epekto ng ating makina. So maaaring magkaroon ng vibration. Maiwasan ang pagkaroon ng ganyang senaryo guys, ay kailangan taasan ng pasensya at huwag madiliin ang pagtapos ng pag-assemble ng crankshaft. Kailangan mo lang i-check kung di ba ito tumagilid or nagkaroon ng disalignment. So itong paraan na ito guys, okay. Ay proven tested, no? Kahit manumano lang. So yun, no? So kulang pa ng kaunti. So pagkatapos ito guys, ikutin naman ito sa kanyang flat bar. Sa kabilang counterweight na naman ang ipipreeze para tamang balanse lang. Okay. So konting test na lang at matatapos rin ang ating pagpapalit ng connecting rod. So yun, check mo na yung kabilang pisngi. Kabilang pisngi, so ox na guys. Balance na daw, sabi ni tatay. Wow! So paikutin ito guys para sa pinali lang ang kanyang trabaho.
kung okay na ba ang balanse. Para next na may kabit nito guys, ang dalawang side bearing natin. So, kita ni tatay na okay na ang pagtirada niya. Yun o. No? Paano na nangikot. So, para sa finale, check natin. Goods na, goods na. So, yun guys, paikotin natin ang pinakahuling ikot muna, no? Bago natin kabitan tatay ng bagong side bearing. So, yun, kabit na ating 6305 na side bearing, guys. So, yun, napakaswabe ng bearing natin. So, next naman, ang kanyang 6306 na bearing sa malapit sa may panggilid na side. So, pagkatapos na yung ating sprocket ng ating timing chain. At ang pinakapinali, ikabit ay ang kanyang sprocket ng kanyang oil pump. Kasi po, yung mga version to ay ang oil pump niya ay nakapabor sa left side na bahagi ng makina, guys, no? Yung version 1 naman ay nasa right side na bahagi. So, yun, kinabit ng ating sprocket ng ating timing chain. So, kailangan may ma-check yan, guys, no? Kasi mayroon daw ang guide yan. Hindi yan dapat basta-basta baklasin lang. Kailangan check muna ang guide kung tumama ba o hindi. Para pagbalik is coincide pa rin yung timing ng ating sprocket. So, ating hampas lang. Para ma-freeze yung kanyang sprocket. So, yun. Natural lang yun, guys, na pasin talaga yan. Kasi walang choice yan. Kailangan pumasok yan sa pamamagitan ng tubo rin. Siyempre, kailangan palamanan ng bearing para rin masira ang ating sprocket. So, yun, guys, para sa pinali ng trabaho, kasama ng dalawang bearing, so, goods na, at siyempre, ikakabit na natin ito sa susunod na araw, guys. Saka ating part 3 ng ating pag-dismantle, asimbol ng kanyang at Yamaha NMAX 155 na tunog helicopter. So, yun, ikotin natin. Oh, ayong ikot, guys. So, kita man, goods naman yung ikot, no? Napakaswabe. So, wala pang oil yan, guys. Lagyan pa natin ng oil yan pagkatapos natin i-symbol sa kanyang makina. So, tunog check muna tayo. So, yun, wala nang tok-tok-tok. Goods na, goods na. Yung side pin niya. Yan, okay na rin side pin, guys. Kaunti na. Normal lang po ang may counting side pin. Yung sa kanya, guys, malaki na talaga, guys. May part na malaki, may part na maliit. So, ikotin natin para sa pinali, guys. Before tayo uwi sa ating shop at i-assemble natin sa bukas. So, yan lang, guys, no? Sa araw na ito, maraming salamat sa walang sama pagsuporta at siyempre pagsubaybay guys, ating mga videos na yung upload. Ito yung mga pisa na pinalitan natin. Dalawang side bearing, isang crank pin na may tama, isang stick bearing, at saka isang connecting rod. Maraming salamat at siyempre, see you sa aking next video. Ride safe, God bless. Shout out sa ating poging mekaniko at napakasipag. Ayos.